nagiging emotional ako kasi nagpa-flashback lahat ng hirap na aming na-experience. Hi guys! So welcome back again to my YouTube channel. And once again, thank you so much sa lahat ng mga nakapag-subscribe na. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. And please, like, share, and leave a comment on my video. So thank you so much guys once again. And now, dahil marami na kayong mga subscribers ko, gagawa ulit ako ng isang vlog. Okay. Gagawa ulit ako ng panibagong video for you. So, eto na ngayon, guys. Ang content ng vlog ko today is a true-to-life story. So, paano nga ba maging successful ang isang long-distance relationship o yung tinatawag nilang LDR? So, yun, guys. So, LDR yung pag-uusapan natin ngayon. Since ako mismo, kami mismong mag-jowa is nakaranas ng isang LDR, so i-share ko sa inyo kung ano yung mga tips para maging successful yung isang LDR. Posible nga ba na maging successful ito? So yun guys. I'm wondering ha, kung bakit there's a lot of couple struggling in a long distance relationship. Sa totoo lang, mahirap talaga. Pero guys, huwag niyong gawing komplikado yung sitwasyon. Okay? Ganito lang yon. Kapag nasa isang long distance relationship ka, huwag niyong isipin kung gaano katagal, gaano kalayo, at gaano pa kahaba yung lalakbayin niyo sa sitwasyong ganon. Yung isipin niyo is kung ano yung gagawin niyo para maging successful, para maging masaya lang kayo sa haba ng ganong panahon na hindi kayo magkasama. Huwag niyong i-down yung sarili mo na ayan tagal-tagal pa, parang ano ba, ilang years pa bago kami magkita ulit. So huwag doon kayo mag-focus. Focus kayo kung ano yung pwede niyong gawin doon sa sitwasyon na ibinigay sa inyo ng tadhana. Guys, so yun lang yun. Huwag kayo mag-focus sa mga negativity. Focus kayo sa mga positive lang, guys. Positive only. Positive. Okay, just a quick chika lang talaga. Quick chika lang siya talaga. So yun guys, September 25, 2016, naging kami. Tapos, nag-Japan siya June 28, 2017. So, kung bibilangin natin yon, 8 months yon. So, 8 months pa lang kaming mag-jowa nun. Tapos, umuwi siya ng dito, netong taon lang. June 9, 2019, umuwi siya dito. So, kung titingnan natin, mas mahaba yung naging LDR namin kaysa sa naging magkasama kami. Na 8 months kaming naging magkasamang magjowa, 2 years straight kaming nag-LDR ng ganun. So, paano nangyari? Paano nangyari? So, posible nga ba na maging successful ang isang LDR? So guys, eto na, panoorin nyo yung mga tips na ibibigay ko. A few moments later. So, yung first tip na ibibigay ko is communication and time. Yun lang talaga yung number one key para maging successful ang isang relationship. Huwag nyong patayin ang isang relasyon dahil lang nawalan kayo ng time sa isa't isa at nawalan kayo ng communication. Napaka-imposible sa isang araw na wala ka kahit 5 minutes man lang sa buhay mo na i-chat, i-text, tawagan yung girlfriend mo o yung boyfriend mo. I-update mo siya kung ano yung nangyayari sa'yo, kung humihinga ka pa ba, kung buhay ka pa ba. So yun guys, huwag niyong wawalain, aalisin yung communication. Napakahalaga at napaka-importante talaga ng communication at yung time. Kasi kapag nabibigyan mo ng time yung isang tao, parang okay, sige, wow, naaalala niya pa pala ako. Naaalala niya ako na may ganito pa siya. So, yun guys. Then, yung communication, kapag nakikipag-usap ka, example, kahit hindi kayo makapag-video call, makapag-video chat? Meron bang ganun? So, video call. Hindi kayo makapag-video call ngayon, kailangan
i-text mo man lang siya ng kahit mahabang message, kahit konting mahaba lang na ganun, para ma-secure yung kanyang heart, yung kanyang puso na, wow, may nagmamahal pa pala sa akin. Aww. So, ganun. Kailangan secured siya. I-feel mo, ipa-feel mo sa partner mo na secured siya sa'yo. Okay? So, yun lang yung pinaka-the best way para hindi mamatay yung relasyon nyo. Kailangan secured kayo sa isa't isa. Iparamdam nyo na kahit sobrang layo nyo sa isa't isa, secured kayong pareho. At paano mo ipapadama yun? Kailangan i-update mo siya lagi. At kailangan, nakakapag-text ka ng mga happy texts. Like, mahal na mahal kita, I love you po, kain ka na po sa oras. Ayan. So, kailangan andun lagi yon guys. So, next is loyalty, honesty, and contentment. Paano nga ba posible yon? Kasi sobrang layo nyo. Posible ba na maging loyal ka sa partner mo, na maging honest ka sa partner mo, o makontento ka na sa kung ano lang yung meron kayo? So, first is loyalty. Ano ba yung loyalty? Kailangan maging loyal ka sa kanya. Sa anong paraan? Through ups and downs, may pagdaanan man kayo na sobrang hirap, wag na wag mong iiwan yung partner mo. Wag na wag mo siyang bibitawan. Kasi pareho niyong pinagdaanan yon, kaya kailangan pareho niyo ding malagpasan yon. So, kailangan maging loyal ka sa kanya, maging loyal ka sa sitwasyon yung LDR. Kailangan wag pairalin yung marupok. Marupok. Okay? Kailangan hindi ganon. Kailangan maging loyal ka sa sitwasyon nyo at sa partner mo. Kailangan kung may pinagdaanan kayong ganon, kailangan wag mo siyang iiwan. Okay? So, yun lang. Then next is honesty. Yung honesty naman, posible ba yon na maging honest ka sa partner mo? Napaka-imposible, pero posible pala siya. So, yung pagiging honest, kailangan focus ka sa partner mo. May mga pagkakataon na dahil sobrang layo nyo sa isa't isa, nakakagawa ka ng mga pagsisinungaling na super, ano lang siya, hindi naman siya ganun kapanloloko talaga. Kung nari, kumain ka na ba? Ay, hindi pa ako. Huwag mo na sabihin na hindi ka pa kumain kung alam mong magagalit siya, okay? Huwag ka nang tsumika at huwag mo nang sabihin sa kanya yung mga bagay na ikakagalit niya na alam mo naman na yun yung simula ng away nyo. So, huwag mong gatungan yung sitwasyon na sobrang layo nyo na tapos dahil lang dun sa simpleng alam mong ikakagalit niya, sasabihin mo pa sa kanya, huwag na. Iba kasi yung sobrang kasinungalingan na yung manluloko ka na, maghahanap ka na ng iba, ganon, na makikipag-date ka sa iba, mag-entertain ka ng iba. So, huwag yon. Yung white lies na sinasabi ko is yung pag alam mo naman na magagalit siya pag di ka pa kumain, sabihin mo na lang na kumain ka. So, simple as that. Huwag mo nang gawing komplikado yung sitwasyon, guys. Okay? So, next is yung contentment. Ano ba yung contentment? Okay, papasok kasi dun yung satisfaction. May pagkakaiba yun ha, yung satisfaction at contentment. So, yung satisfaction kasi, or you get what you really wanted. So, yung contentment is happy ka na kahit hindi mo nakuha yun. So, ganito yun, ipapasok natin siya sa LDR. Hindi ka satisfied sa LDR kasi hindi mo siya nahahawakan, hindi mo siya nayayakap, hindi mo siya nahahalikan, hindi mo siya naho-holding hands, wala kang ka-HHWW o yung holding hands while walking, wala kang ka-anniversary na malapit, wala kang ka-mansary na sobrang lapit na sa'yo, at wala kang kasama sa mga special occasions ng buhay nyo. So, hindi ka satisfied sa ganong sitwasyon, sa ganong senaryo. Pero, since nga masaya ka, kontento ka na sa ganun. Kahit nasa LDR ka, hindi nasasatisfy yung mga needs mo, yung mga wants mo, happy ka na. Kasi, kontento ka sa kung ano yung sitwasyon meron ka. Yun lang yung guys. Kailangan makontento, huwag mag-focus sa kung ano yung wala. Okay? Mag-focus kayo sa kung ano yung meron lang kayo. Huwag kayong mainggit sa ibang couples na meron at wala kayo. Kasi, yun yung papatay sa relasyon nyo guys. Totoo yun. And, super last, put God first in everything. Sa lahat ng bagay, huwag niyong kakalimutan yung Diyos. Yun talaga yung number one. Yun yung magiging foundation nyo.
So, sa bawat away nyo, magdasal ka. Sa bawat happiness na nararanasan nyong dalawa ng magkalayo, magdasal ka. Kasi guys, walang imposible sa pagdadasal. Doon talaga nagtumitibay yung paniniwala mo sa kanya. Kasi iisipin mo, sobrang layo nyo na nga. Wala kang ibang makausap sa problema mo. Hindi mo naman pwedeng i-share yan sa mga kaibigan mo. Hindi mo pwedeng i-share yan sa kung kanino. Kailangan... Kailangan magdasal ka lang. Kasi sa isang relasyon, ang dami talagang... Lalo sa LDR, ang dami nyong pagdadaanan na akala mo hindi mo na kaya. Pero once na nagdasal ka, once na pinag-pray mo yon, lahat posible kapag ka nakukuha mong magdasal. So yun guys, yun yung ano namin, yun yung experience namin sa LDR. Sorry guys, nawawala ako. So yun, share ko lang, sobrang hirap ng pinagdaanan namin, ang daming nangyari, pero eto kami ngayon, successful yung LDR namin dahil yun na yung secret namin. Hindi kami nagpatalo sa lungkot, hindi kami nagpatalo sa sitwasyon, hindi kami nagpatalo sa inggit, na kung ano yung meron yung iba, na wala kami dahil nga sa malayo kami, hindi kami magkasama, hindi kami nagpatalo sa kung ano yung ikakadown ng relationship namin. Nagpakatatag kami dahil alam namin na nagkahiwalay kami dahil may magandang mangyayari. So yun guys, nagiging emotional ako kasi nagpa-flashback lahat ng hirap na aming na-experience. So kung kayo, nagsastruggle kayo sa isang LDR, don't forget na isipin yung reason kung bakit kailangan yung maghiwalay. Wait lang. So yun guys, umiyak pa na. So yun, ang daming asang LDR kasi, ang daming tips.